day everyone, this is Vil Ina and welcome back to my channel. So if you are new to my channel, again check out all my latest video para malaman mo kung ano ang aking mga ginagawang mga video. This is all about DIY tips and recipe at home. So for today's video, if you still remember my last video, yung kung paano ako nadulas. So, ngayon, itong video na ipabahagi ko sa inyo ay isang kung paano at ano ang mga dapat gawin upang mas maging ligtas tuwing tag-ulan. So, if you still remember ito, yung video na ito, sa nakikita nyo dyan, yung mga time na ginawa ko yung video na yan is umuulan po, tapos hindi ko na malayan yung may hagdanan sa baba. Eh, basa po pa siya. Basa yung hagdanan. So, basa yung floor. Kaya, ito na, ipabahagi ko sa inyo kung ano ang mga dapat gawin upang ikaw ay maging ligtas. At kung paano maiiwasan ang mga pangyayaring ito. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos to come. Yes! Para maging ligtas at maiwasan ang mga pangyayari tuwing tag-ulan, mga disgrasya. So, ito. Ito po ay bahagi lamang ng aking experience. So, nung isang araw, ang aking auntie, yung auntie ko po is nadulas sa labas ng aming bahay. So, hanggang ngayon, hindi pa rin siya gaanong makapaglakad kasi nga napakalakas ng impact nung nadulas po siya. So, ginawa namin, pinag-rest namin siya, binigyan ng mga ilang mga lunas, mga pain reliever, at saka mas maiging maging, you need to take your rest para yung katawan mo is makapagpahinga at hindi gaanong lalala yung pangyayari sa'yo. So, ito, para sa mga pinaka-updated tuwing tag-ulan, dapat kailangan mo maging updated sa ating panahon or sa ating weather forecast. So, ano ang iyong gagawin? Manood ka ng TV, balita, or makinig sa radyo kung ano ang weather forecast sa ating. Means of that, malalaman mo na, uy, meron palang ulan mamaya or meron palang ulan bukas. So, ito na yung tips na ibabahagi ko sa inyo. Tips is, unang tips, dapat ihanda mo ang iyong bahay. So, ano ang ibig kong sabihin nito? Kadalasan po kasi yung mga nadudulas, yung mga bata at saka may edad na. So, mas mabuting mag-ingat po tayo at kung alam mo sa ating weather forecast, narinig mo sa balita, sa TV o sa radyo o sa smartphone mo, na may ulan, so kailangan mong ihanda ang iyong tahanan. Check mo yung bubong ng iyong bahay, kung may tulo ba, i-check mo yung mga daanan mo, kung may mga bahagi ba ng floor na nagbibigay aksidente. Dapat mo itong i-check ng maigi upang makaiwas tayo sa disgrasya. And dapat mag-usap kayo ng iyong pamilya, ng iyong mga kamag-anak or kapamilya na nasa loob ng iyong tahanan na kung ano ang mga dapat gawin. So, kung sa tingin mo ay sakaling magkaroon niya ng bagyo, yung malakas talaga na bagyo, so ito ang mga dapat mo gawin at ihanda. First aid kit sa iyong tahanan. So, meron kang isang maliit na lalagyan, nandoon po lahat sa iyong first aid kit. Naka-ready na po siya. So, meron kang gamot, alcohol, mga tissue or cotton, mga ilang mga first aid kit na iyong inihanda at naka-ready na po siya para in case na may sakuna or may mga aksidente is hindi ka na nahihirapan kung saan mo ito nailagay. Kailangan talagang maghanda sa iyong tahanan katulad ng mga flashlight, kandila, or any battery-powered
flashlight or radio, i-charge mo na rin yung cellphone mo bago pa mawala ng kuryente. Kasi kadalasan, kapag may bagyo is nawawala or wala pong kuryente sa ilang mga lugar. At kailangan mo na rin maghanda ng mga pagkain, yung mga canned goods, mga noodles. Kasi kapag in case, yung area mo is, it's a floody area na babahain talaga. So, mas maging handa para in case na lilikas kayo sa lugar na iyon is ready na ang yung mga dadalhin na gamit. At kapag ikaw naman po ay lalabas ng bahay, siguraduhin mong safety ka at protektado pagdating sa ganitong mga magdala ka ng payong. Yeah. Kahit walang ulan, kahit hindi pa umuulan, magdala ka na ng payong. Huwag lang yung malaking payong ha. Yung mga maliliit lang na payong na pwedeng ilagay sa iyong bag. Sa tingin mo is rush hour na, huwag ka na lang lumabas ng bahay. Kasi nga, kapag rush hour, napaka-traffic po. Especially pag ulan. So, mahihirapan ka nang makaabot sa iyong pupuntahan or mas stranded ka pa sa lugar na iyong pupuntahan. So, mas maigi na stay at home. Like na yun. Nasa bahay lang tayo. Kahit medyo nasa GCQ or ngayon sa aming lugar MECQ, nasa bahay pa rin po kami. Kadalasan po kapag umuulan, yung ginagawa namin is sa bahay, hindi po kami lumalabas, nag-stay lang kami sa bahay, sa loob ng bahay, at saka konting funny games or funny activities. Para naman hindi maging boring yung time na nasa bahay ka. Tsaka para na rin magka-banding-banding kayo ng iyong mga pamilya or yung mga siblings mo. Activities na ginagawa namin is yung nanonood kami ng K-drama. Yes, yung brother ko po is paboritong-paborito niya po talaga yung mga K-drama na series. Kasi maganda nga naman. And then, ako kapag nandito yung husband ko, ibang activity po ang ginagawa ko. Yeah. Yung activity lang. Yung, ano, sasakay ka ng kabayo. Yeah, tigrig. This is just for fun po, para maging masaya kayo dyan. Huwag pong malungkot. I know that everything will be fine. Everything will be back to normal. Kaya, think positive. Magdasal araw-araw. At saka, bigyan mo ng importansya yung pamilya mo. Magbanding kayo. Huwag kayong mag-away. Gumawa kayo ng mga any activity na nakakapagbigay ng kasiyahan, togetherness. Kasi, sa panahon natin ngayon, is nandito lang tayo sa bahay. Kahit na unti-unti ng nagbabago para pwede nang makalabas, pwede nang magtrabaho. Pero, sa mga iba dyan na nasa bahay pa rin, at saka hindi pa makapagtrabaho, so, maging masaya. Huwag malungkot kasi nga, habang may buhay, merong nakaakibat na pag-asa. Yeah. Thank you for watching, and hope you enjoyed this video. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos to come. Thank you po. Bye-bye.